Hello guys! Ako ulit si Loy at welcome sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, subscribe na po kayo. Like nyo rin po yung video na to at i-share para po marami rin pong makaalam ng aking i-share today sa inyo. At as nakikita nyo po ngayon sa background ko, wala po ako ngayon sa work. Naka-day off ako. So may time ako para gawin ang video na to. Tsaka syempre, ang gagawin ko ngayon, ang i-share ko sa inyo, ito ay based lang din ito sa mga napapanood ko, sa mga experience ko. So, ang gagawin natin ngayon ay tatanggalin natin yung mga matatalas o sharp edges ng inyong fretboard. Kasi mahirap talaga tumugtog na pag ginaganon mo, matalas yung mga kanto ng fretboard mo. So, masakit yun. Tsaka minsan nakakasugat. Actually, itong gitara na to, yung SG guitar ko, ito talaga ay nagdala sa akin ng maraming sugat mga nakalipas na mga taon dahil nga dito sa matatalas niya na fretboard. So, ngayon lang ako nagka-time talaga na nagkaroon ng time na ayusin ito. Nanood muna ako ng maraming videos, tapos nagpaturo din ako, syempre, kuha ng mga ideas, nag-research. So, napakalaga mag-research guys para, syempre, dagdag yung kaalaman sa atin. So, since na nakuha ko na siya, isishare ko na rin sa inyo. No? So, eto na yun. So, nagawa ko na yung iba dito, pero ipakita ko lang sa inyo yung isa dito sa mga gagawin ko pa. Hindi ko pa tapos. As you can see, meron pa akong ginagawa dito. So, ang gagawin lang natin nung una, no? Ang first step is tanggalan mo natin ng kwerdas para walang hassle sa pagtanggal natin ng mga sharp edges dito sa fret bars ninyo. No? So, tapos pangalawa, kailangan natin ng gamit. So, ang gamit na kailanganin natin, ipapakita ko lang sa inyo, kikil, no? Or file, no? Sa English. So, ito ay, kung di kayo masyadong common dito, ito ay panghasa ng lagari. No? So, yan. Yan. So, ito yung gagamitin natin para pakinisin yung matatalas na kanto ng fret bars ninyo. Ito yon. So, pangalawa, kailangan natin ng liha. So, yung liha naman, yung pinaka-pino, no? Pinaka-manipis, yung hindi siya malaking grano na liha. So, yun ang una, yun yung kailangan nyo. Para, pag natapos nyo na siyang ikikil, i-finish mo siya, parang pakikinisin mo siya using itong liha na to. So, make sure na talagang sobra. Pag pumunta kayo sa hardware, ito lahat makikita to sa hardware. So, pag pumunta kayo ng hardware, yung pinaka maliliit na grano ang kunin nyo sa liha. Tapos, pangatlo, masking tape. No? Ang masking tape naman ay siyempre para sa protection ng inyong gitara para hindi madali ng kikil yung fretboard ninyo, no? At saka yung side ng neck ng gitara ninyo. So napakahalaga rin itong masking tape. So simulan na natin, no? Simulan na natin ang pagdemo ng paano ko lilinisin o paikinisin yung fretboard, no? Para hindi kayo mahirapan sa pagplay ng inyong gitara. Alright guys, sa nakikita nyo, nilagay ko na yung masking tape dito sa gilid para maprotektahan yung fingerboard. Tsaka dito rin, syempre para hindi siya madali nitong ating file o kikil. Ito kasi panghasa ng, of course, ng lagari. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung mga matatalas na kanto na yan. Kasi pag tumama yung kamay mo dyan, yung daliri mo, sugat ka talaga dyan. So, tatanggalin natin yan. Parang gagawin natin siyang parang parang medyo pabilog. So, parang paublong siya ng ganun. So, yun ang gagawin natin. Kaya titirahin natin siya ng pag ganun muna. Una,
parang pag ganun. Basta alalayan lang natin, tapos talagang mahalaga talaga na i-check natin lagi. Huwag natin basta lang tayo kiss-kiss ng kiss-kiss, okay? So, sige, buka na natin. So, nagawa ko na to dito, ah, sa the rest of the neck. Ito na lang, mga ilan na lang yung gagawin ko. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa. Ito yung isa sa mga sample. Okay, kapain nyo kung saan banda yung matalas. Ayan. Ayan. So ito. Pag ganyan ha. Dandahan lang guys. Siguraduhin nyo na hindi susobra. Yung sakto lang talaga na mag-oblong siya. Okay. So ngayon, turn yan, tirahan naman natin siya ng liha para kuminis, hindi siya magaspang. Kasi itong kikil kasi, itong file, nakakaano kasi to eh, nakakagaspang ng surface ng fret ball. So ito yung pang kinis natin. Liha, yung pinakamanipis o yung pinakamaliliit na grano ng liha, yan ang bilhin nyo. Kung kahoy o pangbakal, kayo nang bahala. Siguro I would suggest pangbakal kasi bakal naman to siya eh. So, yun. Pero kasi ako nung bumili ako, hindi ko na sinabi ko anong klase. So, yan. Ganyan, kikinisin nyo yan. Okay, let's see. Okay, tapos yan, i-check natin kung gumana o kung okay na, kung makinis na, hindi na siya nakakasugat. Okay, tanggalin natin yung tape. Yan. Masking tape yung magandang gamitin talaga sa mga ganito kasi madali siyang punitin, tapos ano, madali siyang tanggalin kung hindi mo na siya kailangan o kung kailangan mo na siya ilipat sa susunod na fret bar. So, konti pa dito sa side na to. Konting ano pa dyan. So, balik natin. Ngayon lang guys, i-check nyo lang siya every time, no? Pag mag-gano kayo, huwag nyo tutuduhan, huwag nyo panggigilan. Talagang tiyaga lang. Ako, actually, since kagabi pa ako gumagawa nito. So, hanggang ngayon, hindi ko pa siya natatapos kasi talagang dandahan lang ako. Yan. Ingat lang kasi syempre, pag na-damage mo siya, mas malaking problema. Oops, yan. Tapos, hindi ha. Okay. Okay, ulong natin konti. Medyo napunit na yung ating... Yan. Okay. So, tsaga lang talaga to guys. Okay.
Yun. So nakita nyo guys, oblong na siya. Kumpara mo dito. Ayan o. Ito yung nagawa na natin. Kasi ito yung hindi pa nagagawa. Ito o. May talaga may sharp edges siya o. Ito yung kabila na hindi ko pa naayos. Pero ito, smooth na siya. So kahit dumaan yung daliri mo dyan, hindi na siya masusugat. So dalawa kasi ang pan-test niyan para hindi, para mas magandang pagtugtog mo. Una yung paganyan, pahalang, para kung may talas dito sa gilid ng fret bar. At tapos yung pangalawa, yung paakyat, yung hihimasin mo siya ng ganyan. Para kung may sobra, kung medyo mahaba yung fret bar kaysa itong kahoy. So pag ginanyan mo na may sobra konti, ang gagawin mo dyan, ititirahan mo ng paganyan naman. No? Yan pa dito. Pero make sure na meron laging tape dito. Para hindi ma-damage yung kahoy mo. Yan. Dapat laging meron yan dyan. Kung gusto mong tirahan ng paganyan. Kung may sobra. Pero since ito naman, okay naman siya. So hindi ko natitirahan. Dito lang ako sa gilid. So okay nito. So ganun lang ang gawin nyo guys. So ay pagpapatuloy ko na ito yung gagawin ko ngayon. So ganun lang ang gawin nyo. So ingat lang talaga kayo. Make sure na nakakover lagi yung fret boards nyo, no? Yan. Para hindi siya ma-damage pag tinamaan ng kikil o nitong file. Tapos make sure talaga na gentle lang, no? Huwag masyadong makiskis. Tapos himasin nyo lagi kung ito na ba yung saktong smoothness na gusto nyo, tapos tirahan nyo nitong liha or sandpaper. So yan. So yan lang guys. Napaka-simple lang, 'di ba? So kailangan nyo lang ng tiyaga, no? Tiyaga lang talaga ang kailangan nyo para of course, unang-una makaka-save ka ng money sa pagpapaayos. Tapos ito naman ay basic lang, no? So kayang-kaya niyo gawin kahit sa bahay niyo lang. Basta meron ka lang kikil, no? Panghasa ng lagare. May mas maliit dito pero okay na rin to, kikil. Sandpaper ang pinakamaliit na grano, no, ng liha. Tapos masking tape, no, para sa cover at protection ng fretboard mo. So guys, maraming salamat sa panonood at sana'y may natutunan kayo, no, sa aking na-share ngayong araw. Napakahalaga niyan kasi especially pag bumili kayo ng mga gitara na hindi naman ganun kamahal, yung mga mumurahin lang, madalas yan ang problema, ay matatalas yung kanto ng fret bar. So, yun lang ang gawin nyo, guys. Kasama yan sa mga basic na pagsiset up ng gitara. Yung pagkinis ng fret bar. So, napakahalaga yan para komportable kayo tumugtog, I mean. So, yun. So, guys, share this video. Like and subscribe din po kayo. At mayroon din akong Facebook page, Loy Tare. So, check nyo rin po doon. May iba rin akong mga content doon. Tsaka makita nyo rin doon yung aking mga covers and yung mga schedule ko sa tutugan. So, see you next time. At bye muna.